ko pare ko, eh, naranasan mo na ba na kumonek sa network mo pero wala kang internet? Pero yung ibang nakukonek, like mama, papa, kapatid, pinsan mo, is merong internet connection. Kung yun yung problema mo, in this video, pag-uusapan natin kung bakit yan nangyayari and also kung paano i-fix ang bagay na to sa network mo. So ngayon, huwag ka nang aalis dahil meron din ako sasabihin na part sa dulo ng video about sa ating pare ko is hassle giveaway. Kaya kung gusto mong malaman yan, eh, huwag kang mag-i-skip dahil magsisimula ng tutorial after ng intro. Let's go! So kapare ko, mayroon tatlong reason kung bakit nga ba nagkakaroon ka ng gantong issue. So unahin muna natin yung pinakauna, which is the common and the rare scenario. Ito yung common dahil ito kapare ko, kapag alam ng isa tao sa inyo na nakakonect sa network kung paano to gamitin, magiging common na lang to. Kasi ibig sabihin sinadya. Ang pangalawa naman is magiging rare if yung mismong network ang gumawa nito. So ano nga ba yung una na yon? Ang tinutukoy ko dyan is yung tinatawag ng MAC filtering. Para sa mga hindi nakakaalam, nagawan ko na ng video to kung paano mag-block ng user using MAC filtering. You can check this video if you want. So ang MAC filtering kasi mga pare ko, isa tong features ng router natin na kung saan wasn't in-indicate or nilagay yung MAC address mismo ng device mo sa MAC filtering features ng router natin. Ang mangyayari, ibablock ka mismo or ibablock ka or mabablock ka doon sa router or device na kinukunikan mo. Which is kung ikaw or merong isa sa inyo na marunong or alam kung paano to gawin, baka pinagtitripan ka lang ng tao na yon or kaya gumagat nila sa'yo kasi nag-away kayong dalawa. So ang rare scenario naman is yung router natin mismo yung gagawa ng ganung bagay, pero super rare nun mga paragoy kasi ang paglalagay ng MAC filtering mga kaparagoy is manual. So hindi mo siya pwedeng gawin automatically using the router. So ibig sabihin maaaring napagtripan ka. So ito kaya to naging common and rare. Ngayon, proceed tayo sa second. So the second scenario naman mga kaparagoy is usually tanggapin na natin phone specs, okay? Merong mga different technology na nalagay sa mga devices natin. For example, ito ha, pitakan malupit na example to. Yung Poco X3 and Realme 5 phone ko. Ang Poco X3 is mas advanced kaya Realme 5, pero ang technology yung kinamit sa internet or sa internet fart or internet connection fart ng ating mismong Realme 5 is mas advanced kaysa kay Poco. Bakit ko nasabi? Kasi kapare ko, mas iba yung hatak ng Wi-Fi and mobile data ng Realme 5 ko kaysa kay Poco X3 Pro. Doon ako nagtaka, mas mabagal yung aking mismong Poco X3 Pro sa Wi-Fi and mobile data kaysa kay Realme 5. So, technology based na yun. So, yung third way mga para ko ay tinatawag na IP problem. Ang IP problem mga para kayo nangyayari to once na yung IP address mo is mas malayo or malayo na yung range na naabot. Ibig sabihin ko nakakonect ka sa isang network at 10 kayo dyan, bibigyan kasi kayo ng random IP if dynamic yung ginagamit na IP distribution ng inyong router, which is commonly yung talaga in default, ibibigyan ka ng mismong dynamic IP na medyo malayo, and then ang distribution ng Wi-Fi or internet sa'yo is medyo matagal or kinakapos or nakukonsume ng iba pang mga device na nakakonect sa mas mabilis or malapit na IP. So, paano nga ba ito nag-work? Kagaya na sinabi ko, ang ginagamit ng ating router is dynamic IP. Meron kasi yung dalawang way mga kapare ko yung pag-distribute ng IP natin. Unang-una, dynamic and static. Okay, sa unang way is yung ating dynamic. Ang dynamic, randomly nabibigyan ka ng IP address ng device na kinukunikan natin, maparouter or modem man yan. Halimbawa, kumunik ka ngayon at meron kang IP na 192.168.0.12. Ngayon, sa next or bukas or ilang minuto, nag-disconnect ka and then bumalik ka ulit sa network, bibigyan ka naman ng iba pang mismong IP address, which is random na naman to, maaaring 192.168.13 naman or .14.10 or mas mababa pa doon. So ngayon mga pare ko, ito namang static is ikaw na mismo or manually na maglalagay na sarili mong IP. Halimbawa, alam mo na meron kang gustong gamiting IP. Halimbawa, ilalagay mo sa IP address mo na gusto mong IP is 192.168.0.2 para ikaw yung pinakauna na batuhan ng connection in terms of devices na nandun. Ibig sabihin, madideclare or malalaman agad ang device natin, which is ng router or modem, na ikaw, yung device ito na may MAC address sa ganito, ang IP niya sa network ko ay ito. Ibig sabihin, nakikilala ka niya as ang IP mo ay ganito. Ibig sabihin, permanent na yan, hindi mababago unless baguhin mo. So, ituturo ko yan sa part ng video na to. Ngayon, nagsimula na tayo kung paano i-fix yung issue na to. Let's go. So kapare ko, yung pasensya na marami tayong explanation doon. So I hope na intindihan ninyo kasi yun lang naman yung reason. So ngayon, paano natin ito ipipix in a simple way? So ngayon, mas pinakamuli na nangyayari dyan kapare ko is yung ating mismo IP address issue. So ngayon, paano natin ipipix itong IP address issue na to? Pupunta lang tayo na settings sa ating kapare ko at hahanapin natin yung Wi-Fi natin. So dito sa part nito mga pare ko, magde-declare tayo ng static IP sa devices natin. Kagaya na sinabi ko kanina. Ngayon, hahanapin nyo lang yung parang searching features or kaya yung
option features ng inyong mga Wi-Fi, and then pumunta lang kayo sa part ng IP settings, okay? I-click niyan and iset niyan as static. So part ito kapare ko, makikita natin dito yung ating main or common IP address, ito yan. So ngayon mga pare ko, para malaman ninyo kung paano or saan magsisimula ng IP addresses, laging yung dulo lang yung pwede ninyong baguhin, okay? So ngayon, ito yung ating router. Ibig sabihin, ang IP address ng device na kinukunigan natin, kung router or modem man yan, is ang dulo niya is 254. Ibig sabihin, dapat guys, same lang din ay ilalagay natin yung ganito, yung 192.168.254, pero yung dulo ang babaguhin natin. So ibig sabihin, pwede natin gamitin yung .1, .10, etc. So ngayon, dahil ako gusto ko ma-priority sa internet connection, isa-set ko yung IP address ko sa .1 kasi walang gumagamit ng .1 ngayon, kasi ang router natin is, yung router ko mismo ay ginagamit niya ang 254 or 254 na IP address sa dulo. Ibig sabihin, siya si 254 na device. Ako naman si 1 device. Ibig sabihin, doon siya magpakaroon ng pagkakilanlan. So ito mga kapare ko, yung router part or yung gateway, minsan yan yung pangalan yan, is iba-iba po ang addresses natin or IP addresses natin sa part na yan, kasi tayo ay iba-iba ang network na ginagamit. Okay? So ibig sabihin, nakabision doon, huwag kayong malilito sa part na yan. Basta lagi nyong babaguhin ay ito, at dapat hindi kayo magkakaroon ng pagkakahalintulad sa router IP. Okay? Kasi magtatalo kayo yan, hindi ka papasok sa network, kasi nga, ayan na ang mismong router IP natin. Okay? So ang gagawin lang natin after natin ma-select yan is i-click nyo lang yung okay. After that, magkakaroon tayo ng refreshment, or minsan makikita nyo mamamatay yung wifi natin and babalik, and then babalik siya sa connection, and then after nun, check nyo ulit if naka-static na tayo. After nyo ma-check, okay na yan, goods na yan, pwede na ulit tayo gumamit, okay? So yun, kagaya na sinabi ko, using this static method, mapapriority ng mismong network yung device natin para sa internet connection. Yun lang yun mga pare ko, hindi niya to kayang pabilisin, hindi niya rin to kayang iangat sa speed na kinakailangan. Pero in the next video mga pare ko, ituturo ko sa inyo kung paano natin mapipix yung ating mismong wifi connection using just a channel. So malalaman ninyo yung pinaka reason kung bakit mabagal yung network mo sa area ninyo, lalo na kung marami kang kapitbahay na may wifi, and also bakit nga ba mabilis yung wifi ng iba. So malalaman niya sa next video mga pare ko. Kaya kung gusto niyo malaman yon, like this video and also comment down below yung ating mismong mga suggestion ninyo. Yun lang. Pare ko, kagaya na sinabi ko kanina sa intro, meron tayong giveaway na mangyayari para sa pare ko is Hassel Cargo Short. So magpapag-giveaway tayo ng apat na wallet ng pare ko is Hassel Cargo Short, which is the Army Green, Black, Navy Blue, at saka yung Mocha. Yung Kaki Brown kasi yan yung bestseller natin, kaya hindi natin sasama sa part na to. Pero kung gusto nyo manalo ng apat na to mga pare ko, apat na tao lang din ang pwedeng manalo nito, is i-comment ninyo ang hashtag pare ko is Hassel sa ating description and sa ating comment section, and also subscribe nyo yung channel, like nyo yung pare ko is Hassel, and also like nyo yung pare ko is Nation. Lahat yan guys, ilalagay ko sa description yung mechanics. If you want to join this, i-roll natin to mga pare ko sa 26. Okay, sa 26 natin i-roll to, and then papakita ko sa inyo yung mechanics. Okay, so ganun na siya gawin. Kung gusto nyo sumali, walang problema, masaya akong isali kayo dito. Every month magpapag-giveaway tayo ng apat na short mga pare ko, antayin nyo yan. Yun lang, maraming salamat, peace.